Hello mga katikstugan! Maagang-maaga pa nga lang, niyaya ko na si Mr. na gumawa ng Christmas tree. But before that, nag-breakfast muna kami. And later on... Many, many minutes later... Sinet up ko na nga pala yung camera before kami mag-start. Inalis na nga namin yung Christmas tree sa pagkakabalot at nag-umpisa na. Yan din nga pala yung aming Christmas tree last year. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko gustong gamitin to. Maganda pa kasi to at hindi pa talaga sira. As in good as new. Ay grabe, September na agad. Tapos susunod, Pasko na. Ang bilis, diba? September pa lang talaga gusto ko nag-aayos na kami ng Christmas tree. Para ma-feel na agad talaga yung Christmas ba. Ang sarap lang talaga sa feeling na habang nag-aayos ng Christmas tree, kompleto kami. Buti na lang talaga si Mr. rest day niya that time. Medyo nagkatalo pa nga kami yan kung paano namin iaayos yung Christmas tree. Kaya tingnan mo, dahil ako ang nanalo, nakasimangot na siya. Pero kinalauna naman, na-realize ko na tama pala siya. Ano ba? Yung lantern kasi gusto niya nasa labas. Ako naman gusto ko paloob. So ayaw, nagtalo kami. Ayun pala, mas maganda pala pag nasa labas. Ano ba? Tinawanan niya na lang talaga ako sa ginawa ko. Kasi inalis ko ulit. Tapos ginawa ko na yung gusto niya. Happy-happy naman siya. At yung bituin na yan na ilalagay sa tuktok ng Christmas tree, nagtalo na naman kami. Sabi niya ako na. Sabi ko naman, ako na. So ako, sabi ko, pinaglaban ko na kaya ko yan. Ayan, napasayaw ako kasi na kaya ko naman. At iba niya talaga ako nagpatalo. At ayun yung kanalabasan ng aming Christmas tree. 3, 2, 1! Ayos, nakakamiss rin talaga yung family ko. Pero dahil may sarili na akong family, sila na yung makakasama ko lagi sa Christmas and New Year. O siya, advance Merry Christmas everyone! Thanks sa panonood! Bye!